Yung mga hate na hate ang Lunes, huwag na kayong ganyan. Oh, kapag halimbawa medyo hate nyo ang Lunes, so huwag nyo na sabihin sa mga katabi nyo, sa mga kaopisina nyo. Oh, kasi ang sarap-sarap ng feeling kapag ka Lunes, di ba? Oh, kasi maraming mga biyaya. At saka syempre, hindi lang mga biyaya ang dadating sa'yo kapag ka Lunes. Oo, nandyan din yung syempre, dapat ganado ka sa pagtatrabaho kapag ka Lunes. Bawal tatamad-tamad, di ba, Kara? Ay, oo naman. Bawal din ang late. Ganun ba? Sino ba sabing late? Wala, walang late, ha? Oo nga. Sino ba yung late na yan? Sino ba yun? Sino ba yung mga madalas nalilate kapag ka Lunes? Pero alam mo, minsan hindi natin maiwasan yan, Kara, ha? Ako, inaamin ko. Oo. Late ako ngayon. Talaga ba? Ang hirap kaya mag-book. Correct ka dyan. Nakakainis. Saka nag-book? Sa Grab. Sa Grab. Akala ko sa hotel eh. Ano? Ang sino kasama mo? Uy, grabe. Meron nga ba? Walay. Walay. Sa bagay kasi kapag ka Monday, hindi ko alam, Kara, ano bang meron ng Lunes, ano? Na kapag sumasapit ang araw ng Lunes, napaka-traffic talaga. Oo nga eh. Diba? Parang lahat na lang ba na tao lumalabas na kapag Lunes, tapos nawawala kapag ka Wednesday, ano, nakalib na kayo? Hindi ko rin alam. Oo, oh, kapag ka Lunes talaga, sobrang bigat ng daloy ng trapiko. Oo nga. O, oh, kaya sana maging batas na yung ano, no, Kara? Yung may pasok na pag weekend. Tapos, oo, oh, di ba masaya yon? Tapos ang off mo weekdays. Oo, baliktad, no? Oo. So, 2 days lang ang work. Okay, so, doy, may iba naman kasi may mga shift talaga o na may pasok sila ng ano, ng weekend. Mm-hmm. Oh, pero iba pa rin kasi kapag pumapasok ka ng weekend, di ba? Ang saya-saya. Tama. Parang hindi ka nag-agree. Hindi. Hindi, ako kasi gusto ko weekend talaga pasok. Alam mo ko bakit? Talaga, bakit? Oh, wala yung ano, wala yung supervisor mo. Lahat na gagawa mo. Hindi, totoo, di ba? Kapag ka weekend duty ka, kung minsan ang saya-saya niya kasi yung mga boss wala sa opisina. Oo. Diba? Nasa ano sila? Pahingahan. Correct ka dyan. No? Yung tipong, they don't mind us. Wow! Pero nasubukan mo na yung mag-duty ng weekend? Hindi. Ah, hindi dati, pa. Dun sa dating channel. Oo, so, ano channel? Ay, oo, no, Team Yay ka? Noon. Nung batang Team Yay. Nag-artista ka ba, Kara? Ha? Nag-artista ka, hindi? Naudlot, hindi na tuloy. Oo, Tara, yun ako. Hindi na, naudlot niya. Ako, ako nag-artista ako eh. Talaga? Woo! Ang dami ko nilabasan. MMK, Starstruck, Ang Hello ng Langit. Kaso yung extra na lang ako. Sige, hanapin kita doon. Re-replay ko yan. Oo nga. Ikaw pala yung sumilip lang sa ano, no, sa pinto. Ay, nagkamali, sorry. At saka ang hirap ng trabaho ko, ha? Oo. Malakad-lakad, pabalik-balik. Nakakailang take, no? Lakad pa! Kaya nga eh, sabi ko, direct, wala na baka ibang alam na pagawa sa akin, kundi lakad na lang. Tapos kailangan pa play ng t-shirt. Ano, bumili-bili ako? Tapos side din ang makikita sa akin. Uy, kaloka. Mahirap maging extra sa pelikula, ha? Oo, kasi same din sila ng pagod ng artista eh. Correct ka dyan. Minsan mas mahirap pa maging extra eh. Oo nga, diba? Eh. At saka alam mo, nakakatuwa din yung mga extra kasi yun yung mga pampadami eh. Diba, ng mga viewers. Diba? Kaya dapat mahalin natin yung mga nasa likod. Tama. At saka yung nasa harap din ng camera, syempre. Lalong-laro na yung mga extra. Ayun. Ay nako, ang saya-saya. Ay nako. Kumusta ka naman, Kara? Kumusta naging weekend mo? Okay naman ako. Work. Wow, ang taray. Oo. Minsan kahit nasa bahay ka, syempre, magsusulat ka, mag-i-edit. Yung utak mo andun pa rin, nag-work pa din. Grabe, Kara. Baka kaya mapagod ka naman yan. Ha?
So, ibig sabihin, napapagod. Oh, napaka-busy mo talaga ang tao, no, Cara? Oh, napaka-busy nga so, eh. So, ano yung inspirasyon mo? Ba't mo nagkagawa itong lahat? Sino nagpapalakas sa loob mo? Tito Boy. Boy, ano? Mag-gisahin, Tito Boy. No, Cara, let's, let's talk about your... May ganun talaga. Let's do fasto. Yes. May iniibig ka na ba? You know what? I love my mom. Wow, crazy. Ikaw na ba yan? I love my mom so much. Parang gusto ko na tuloy maging si Bimby. Darla! Oo nga eh. Pero ayun na, syempre sana yung iba naman kasi weekend nagpahinga sila. Oo nga. O yung iba naman may trabaho. O kaya sana ngayong Monday may energy pa kayo. Oo nga. Diba? Ito pa lang ang simula ng linggong to. Correct. Diba? Alam mo yan. Oo, parang ikaw, Cara, parang nagsimula na rin ng weekend. Ay, malapit na yung concert nyo ah. Oo nga, sa May 2. Yun din. Kaya nagmamadali na rin naman kumilos sa mga bagay-bagay. Correct ka dyan. At for sure, marami na namang manonood dyan. Uy, sana nga nood po kayo May 2 sa Sky Dome. Uy, talaga ba? Oo. Nagkakaubusan na nga doon ng ticket. Wala pa kang ticket eh. Nagkakaubusan na agad. Mamaya pa lang. Ah, mamaya pa lang ba? Mamaya pa lang. Ah, kasi nag-check yung ticket nito. Ano sabi? Wala na daw silang paniket. Baka ibang concert yun. Ibang concert yun. O siya, sige, mas abangan na lang natin yan. Pero bago nyo abangan yung concert nila Cara at syempre ni Papa Jackson, syempre abangan nyo yung susunod na programa. Yeah, syempre abangan nyo po ako na po ang uupo sa trono. 11 a.m. to 1 p.m. ang kasama mo ngayong lunchtime. Walang iba kundi si Cara para sa Hot Stories. Ikaw po sa trono? Oo, sa trono. Girl, ah, mag-crush ka. Ah, sige. Kasi nung last time na umuha, hindi ka ka. Grabe siya. Nakalong. Sige, dalawang flash. Dalawang flash. O yung baboy natin. Kaya nga. Nakaway kumakain. Okay lang yun. Oo nga. Kayo na mag-adjust kayo naman. Bueno, syempre, Exit the Dragon ha. Ang inyong baby. Ang DJ na sa inyo ay nagsasabing hindi lahat na may pangalang baby, baby, tawan ka. Pag sa akin ka napunta, pangga. Baby loves kita. Tutok lang dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.